Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers at sa ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking pag-feeding dito. Oras ay alas 11 at pipidingan na natin to ang aking mga alaga. 3 weeks old na sila. Okay, guys! Yan. Yan na at kukunan ko na ng pang-feeding. So yan, i-focus mo dahan-dahan. Ayan po sila. 3 weeks old, 1,200. Ayan o, oh, dito, i-focus dito. Yan, para makita nila. Yan. Actually, napidingan ko na sila ng pakunti-kunti lang. So, parang hindi sila gutom gaano dahil busog na. So, yan lang kadami ang aking ibibigay, hindi gaano marami. Hindi ko pa sila nasukat. At baka ilang araw susukatin ko na yan sila. So, yan lang po ang aking ipakita sa inyo dahil short video lang po yan. Okay. So, yan lang guys ang ipapakita ko sa inyo sa ngayon. At happy ako dahil walang problema sa kanila. At saka, dinidrain ko pala ito ng for about mga 3 minutes. Pinapalabas ko, everyday yan, pinapalabas ko yung mga sludge na mga parang naiipon. So, dinidrain ko and then tuloy-tuloy naman ang aking mga dripping probiotics at saka yung tubig na maliit. Okay, yan lang po. Take care and God bless sa inyong lahat. Bye! Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers. Kumusta na po kayo dyan? Dito ngayon, ang pangalawang vlog natin sa Earthen Pond na ito ang aking itatayo dito. So kung makita nyo dito sa background ko, ang kahabaan nito ay nasa 20 meters. At din, ang width nito ay 10 meters. Ang gagawin ko po dito ay ipahukay ko, at kanina may pumunta na dito na parang kontraktor na sila na ang maghukay nito. At ang gagawin nito ay lagyan ng pilapil sa apat na sides. Then, ang sa gitna, i-divide ko dahil 10 by 10 ko. And then, ang isa ay gawin kong conditioning pond para sa aking mga breeder dito. So, kung ito 10 by 10, that is 100 meters. So, pwede na dito lagyan ko ng mga 500. Ang ratio is 5 to 1 per square meter. So, dito ko simulan ang aking plano na gawin itong breeder. Kung makita nyo, napakaganda ng lupa dito dahil ito ay maputik-putik. At ang retention ng tubig dito in times of dry season ay napakaganda. So, itong the best dito sa kahabaan na yon, yun ang gagawin ko. Expand ko dahan-dahan, depende sa availability ng pera. So, bukas magsisimula na. Anong pizza sa ngayon ay, I think, 2. So, bukas ay 3. So, magsisimula na sila dito na magtrabaho. Ang sabi ay tapusin daw nila in 10 this time sa lalim na mga 1.5 meter. So, sila ay tagagawa talaga ng, sa mga fish pond diyan sa aming tabi. At ang kanilang singil dito sa akin ay 16,000 pesos. So, lahat na yan. And then, maglagay na lang ako dito ng drainage dahil ang plano ko, it is like the same na may sloping sa gitna ng aking 10 by 10 square meters. So, na plano ko na talaga ito kung ano ang aking pagsisimulan. Bakit ba nagka-interest ako na sa Earthen Pond ko ilagay ang aking mga breeders? Dahil alam naman natin na ang natural habitat ng ating mga tilapia, mga isda, ay gusto nilang maglaro-laro sa putik. Kahit ano dyan, kahit nga sa banami, yung shrimp, ay ganun din. Now, naisip ko, kung sa concrete yan ilagay natin, hindi yan nila natural na tirahan. So, dito sa putik na ito, hindi natin inalis yung kanilang way na mamuhay doon sa may putik. And then, plus pa na mayroong added na mga algae dyan, mga lumot. At siyempre,
I believe na ang dissolved oxygen sufficient na rin ito dito. So dahil plano ko, lagyan din ito ng mga kangkong. Kasi ang kangkong, kung lumaki na sila, ay kakainin din nila ang mga dahon. So maraming bagay na maganda kung sa lupa natin ilagay ang mga breeders. Dami dyan ang nagpatotoo na mabilis ang kanilang paglaki and healthy sila kung dito natin ilagay sa putikan. Sulong na malinis ang ating binibigay dito na tubig, at saka ang tubig ko dito na ilalagay, isupply ko ay talagang clean na nang gagaling sa aking deep well. So hindi ko dito, actually diyan sa labas na yan ay nandiyan ang river na galing sa bukid ang kanilang ang tubig kung umulan. Dito isarado ko dahil gusto ko na ang tubig ko dito ay away, hindi talaga kaya makontaminate. So naisip ko na yan, kung makita ano doon sa gitna na yan, may mga six yan na mga butas, dahil nga dati tagusan talaga to ng daluyan ng tubig. So dahil nga naisip ko na kailangan ang aking alaga ay kailangan malinis sila at saka away from contamination, dahilan na gusto kong isarado yan. Isarado ko yan dyan at lagyan din yan ng pilapel dyan sa tabi ng padir. So doon ako nag-isip na sabi ko, maganda pala ang mga alaga natin na doon sila manatili sa natural habitat nila, sa kanilang tirahan talaga. Sa bioflock naman, hindi ko yan talaga sabihin natin na pangit o hindi maganda. Okay lang ang bioflock kung limited ang space mo. Halimbawa, sa syudad ka, sa maliit na space, backyard mo, pwede ka na maglagay ng trapal or concrete. Pero dito sa akin kasi pakinabangan ko dahil ang lapad ng lupain dito. And then, kapag nag-concrete ako, napakarami kong bagay na atupagin dyan. Napakaraming nawawala sa kanila. Dahil ang lahat na nawawala yon, dahil ang katulad yan, na kung sa putik ay naglalaro-laro sila sa putik. And then ang maibigay din doon, may dissolved oxygen din galing sa lupa. And then dagdagan niyan kung mayroon ng lumot. So, kung doon natin ilagay sila sa concrete or sa tropal, ang mangyayari niyan ay artificial ang ibibigay mo doon. Continuous ang dissolved oxygen mo. Dahilan sa akin sa ngayon, nagsimula lang ako at August 11 lang yan, 3 weeks, pero napakataba, maganda na sila, nakatuo na. Ang minsan may 3 pa nga ako na nakikita. So, na-analyze ko, na-balance ko kung ano ba ang gagawin ko. So sa ngayon, bala ko magsimula sa breeders dito sa putikan. Dahil alam ko na dito ay maganda ang kanilang paglaki dito. Sigurado ko yan. Maniwala ako dahil maayos tong putik na ito. At saka abigyan mo lang malinis, tapos hindi mo talaga to na sabihin natin na pidingan mo ng mga 3 times, maaari one lang, twice lang, one in the morning at saka sa alas 4 naman sa hapon or 3 p.m. So dito open sila na maglaro-laro. So makikita nyo yan, at bukas sisimulan na ito. I hope na na-update ko kayo tungkol sa aking mga plano, dahil for the past few days wala akong in-upload dahil nga naglinis kami ng aming tanim doon na iron bamboo. So hanggang ngayon, sige ang linis nga namin, pangdamo, dahil napakaraming tataas na ng mga damo doon. Napakalago kasi ng lupa dito dahil wala kaming hayop. So yan guys, ang update sa akin sa ngayon dito. Kung makita nyo, maganda yan, maayos. And then lagyan ko lang, may nagsabi sa akin na lagyan ng apog o lime. So lagyan ko rin dahil nga pang ano daw sa acid ng lupa. So lalagyan ko rin. And then ang urea, may nagpayo din ng ganon. So I keep on learning guys. I keep on studying. Open ako sa lahat na i-introduce ko dito sa aking earthen pan. Hopefully, magiging successful ito ang aking sisimulan, dahil ito na lang ang nililibang ko ngayon, ang aking sarili.
at yung paglilibang na pwede rin tayo makapag-serve sa ating future mga customers. Kasi ang akin talaga intention, dahil nga dito sa amin area, ay walang hatchery dito. So, malayo doon pa sa malapit sa siyudad ng Iloilo. Dito, sa amin sa norte, ay malabo. Wala. So, nagdi-depend lang kami dito kung kailan sila mag-harvest. Katulad sa akin, inabot ako 1 month bago nila ako mabigyan. And then, tira-tira pa. So, dito, guys, malalaman nyo rin ang akin dito journey sa paano ko alagaan. Dahil may kausap na rin ako na parang nagmi-mentor sa akin na he really favor na ilagay sa putik, sa mud, ang aking breeder. So, malalaman nyo rin yan, guys, as I go along with my journey. At rest assured na hindi ko kayo bibitinin dito. Kung minsan busy lang ako, hindi ako makapag-upload. Pero sa ngayon, dahil sabi ko, I think 2 days na wala akong upload. So, ito ngayon ay sisimula na bukas nila. Sabi niyang contractor na yon kanina is 6 yata sila. So sabi ko, sige. At ang package deal namin is 16,000 pesos. So I hope na okay na yan. Kasi mayroon pa nga isa dito na pumunta. Ang single nila is 25,000. Kaso lang, kailangan pakinggan ko yung dalawang grupo eh. So itong isang grupo ngayon, ang charge niya ay 16,000. So hindi na ako nagtawa dahil siyempre may kahirap-hirapan din. Ang paggawa kasi ng pilapil na yan ay kailangan skill din ang tagagawa. So ang akin, guys, drainage, dito ko na lang ilagay sa side to side doon sa kabila. Ang drainage ng kabilang division ay doon din. So mag 5 meters kasi 10 ang width, no? So 5, halimbawa, so 8 na ang isang PVC. Ako, di 4 lang siguro ilagay ko dito. Titingnan ko kasi kung size, malaki-laki na. So 5, siguro mga 2.5 na length ng PVC kasi 8 feet yan eh. So, guys, diapos dito, kakanalan ko rin dito. Papakanalan ko to as I go along. And then, kapag may kwarta, may pira, ay idahan-dahan ko, expand. Nga ganun pa rin na sukat, 10 meters by 20 meters. So, kung grow out na. Pero, gusto ko ay maari. Ito ay 10 by 10, yun na lang siguro ang isunod ko na division dyan sa sunod. So, yan guys. Nabigyan ko na kayo ng update. At until sa sunod naman na pagbabalik at ipapakita ko sa inyo, lalo na bukas, bigyan ko kayo ng update kung mag-start na sila ng trabaho dito. Take care, guys, and God bless po sa inyong lahat. Ingat!